Isang magandang hapon po mga kaibigan. Latest weather update po tayo ngayong April 21, 2024, hapon po ng Linggo. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, please huwag mo munang kalimutan mag-like and subscribe. And pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat. So as of now mga kaibigan, ang synopsis po natin galing sa DOST Pag-asa. Meron pa rin po tayong namata na trap ng low pressure area na nakakaapekto po no sa Southern Mindanao. Kasama pa po niyan itong ridge of high pressure area na naka-extend naman over the eastern section po ng Northern Luzon. Mga kaibigan, itong trap ng low pressure area ay posibleng magbigay ng pag-uulan no sa ilang bahagi po ng Southern Mindanao. Dito naman sa bandang Metro Manila, Luzon at Visayas ay itong ridge of high pressure area. Mga kaibigan, narito ang forecast weather condition natin, yung mga lugar nga po na apektado no. Sa area ng Mindanao, mga kaibigan, mag-ingat po kayo diyan sa posibleng maulap na kalangitan at isolated rain showers or thunderstorm pagdating sa gabi dahil po yun sa trap ng low pressure area na ating patuloy na binabantayan dahil posible po itong maging isang bagyo no or LPA sa loob ng par kung ito po ay lumakas no o pumasok directly sa ating bansang Pilipinas. Pinag-iingat po ang ating mga lugar diyan sa may bandang Mindanao kung sakaling magkaroon ng malakas sa pag-uulan sa banta po ng pagbabaha, gayon din po sa landslide. Sa area naman po ng Metro Manila mga kaibigan no at ilang bahagi po ng ating bansa, apektado pa rin po at posibleng makaranas po ng maulap na panahon with isolated rain showers or thunderstorm pagdating po sa gabi dahil naman po yan sa localized thunderstorm. Posibleng pagbabaha po sa mababang lugar at landslide naman sa matataas na lugar. As of to mga kaibigan, no, ayon po sa pag-check natin sa ating live radar, wala pa naman pong namamataan na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At alam ko pong lahat kayo ay gusto na magkaroon ng pag-uulan dahil para mabawasan naman ang sobrang init na ating nararanasan ngayon, no. Pero huwag kayong magalala mga kaibigan dahil ilang buwan na lang po simula ngayon ay matatapos na nga po ang heat season dahil malapit na rin pumasok ang rainy season. Sa maganda po, yan po yung ating paghandaan. So ayon sa Pag-asa, posibleng isang bagyo ang pumasok bago matapos ang buwan ng Abril, no? At yan po yung kauna-unahang bagyo na ating binabantayan and hopefully sana hindi po ito maging malakas. Patuloy ko po kayo i-update mga kaibigan and please huwag kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin ang notification bell for more weather updates.